Masayang buhay sa'yo, CJ. CJ, ito yung project natin, okay? So, binigyan kita ng libro. Ito yung librong binigay ko sa'yo. So, i-amend natin to kasi this is 2019 version. So, gagawa ka, CJ, ng 2023 version. Anong gagawin mo? Iyon, tanong mo sa akin eh. Eh, pinagmamalaki ka ni Mau. At naniniwala naman ako kay Mau na magaling talaga si CJ. So, pupunta ka CJ sa BIR website. Sa BIR website, dun sa homepage nila, meron ditong tax code. So, pipindutin natin yung tax code. Ayan, makikita mo ngayon dito sa bandang ibabang ibaba. So, diretso na tayo sa ibabang ibaba. Ano yung mga changes sa tax code? Ayan, yung mga amendments. As amended, effective, 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 effective. Okay. So, mukhang kinopya ng BIR yung tax code ah. Dati hindi ganito yung tax code nila. Okay, so ganito nangyari. I-update natin yung tax code natin batay dito sa mga amendments na to. So, mapapansin mo, CJ, yung tax code natin, mayroong mga footnote. Ayan. So, punta muna tayo dyan sa mga footnote na yan at makita mo yung mga changes. Okay. So, mapapansin mo, number 16. Okay. Yun yung Republic Act na ganito tong aking number 16. Nasaan yung number 16? Hindi makita. Balik muna. On ko uli. Ayun! Number 16. Hinahanap ko lang. Ayun, oh. So, mukhang binago ng BIR, in-update yung kanilang tax code na similar sa akin. Dati hindi ganyan, eh. So, nagkokopyahan kami ng BIR. So, ang gagawin mo, yung mga bagong batas, for example, itong portion na to, pinalitan ng bagong batas, tatanggalin mo siya. Tapos, lalagyan mo lang siya ng footnote kung saan siya galing. So, yun yung trabaho natin gagawin right now. So, ito yung bagong, actually, na pinapinakita na ng BIR sa'yo kung anong ginagawa nila. Ayan, oh. Okay? Papalitan mo yung specific statement nung bagong statement. Oh, yun yung number one. So, gagawa ngayon tayo, ito yung kanila eh. So, again, gagamitin mo yung binigay ko sa yung link sa Google Drive. Then, number two, yung mga bagong BIR form, ilagay mo doon sa last page nung ating libro. Oh. Yung page niyan is 6 inches by 9 inches. Huwag tayong lalayo doon. At ang gagawin natin, pag natapos mo yan, is magbibigay tayo ng PDF copy sa first 100. Tapos, yung susunod, ibebenta natin. So, sa bawat benta ng libro, bibigyan kita ng share. Okay, commission. Yun. Sa bawat benta. Pag i-update lang natin yan every time may changes. Now, pupunta ngayon tayo doon sa number 3. Sa number 3, kung mapapansin mo yung librong ginawa ko, specific provision, mga sections, katulad nito, 19, punta tayo sa 19. Gawin natin to, 19, oh, di ba? So, ano yung 19? Oh, ito yung 19. Di ba? Examination ng taxpayer. Ibig sabihin, ini-interpret
ng it nito, ito. Okay? So ito ngayon luma na to eh. Ramo 1-2020 na at saka Ramo 2022. So napalitan na. So papalitan ngayon natin to. Yan yung susunod natin gagawin. So ang gusto kong gawin mo, CJ, trabaho mo to, kailangan madali, mabilis ka raw mag-research. Kung makikita mo dito, may mga revenue issuances. Since 2019 yan, mag-umpisa ka ng 2019. So for example, punta tayo sa revenue regulation 2019. Okay. So sabi dito, pull. Babasahin mo ngayon 'to. Ini-interpret daw niya yung ina-amend niya yung section yung RR2-98. O di puntahan natin. So pag binasa mong ganon, ang changes under section 57. Diba? Itong RR1-2019, ini-interpret niya yung section 57. So, ang gagawin mo is idadagdag mo sa notes ng section 57. Ayan, punta tayo na section 57 dito. Okay, let's go to section 57. Malayo-layo pa to. Anong section to? 25. Yung section to? 30. Anong section to? Opo, ang haba. Mahaba pa ang section 57. Ayan, malapit na tayo. So, sa section 57, eto siya. Okay. Oh, yan yung section 57 ng libro natin. Ipapasok ngayon natin yung changes. Ito. Actually, ipapasok mo lang naman itong RR. Iko-cross-reference mo siya dito sa RR ng BIR. Uy, ano bang nangyari sa'yo? Yan. Iko-cross-reference mo siya rito. So, pag gusto nating interpretation ng 57, pupunta tayo sa RR1-2019. So, ganun lang kasimple. So, ibig ko sabihin, yung mga footnotes nitong ating itong ating Katax code, i-update natin starting 2019 hanggang 2023. Okay, nakikita mo yung nasa kaliwa mo. And lahat ng issuance, RR, RMO, Revenue Memorandum Order, Revenue Memorandum Circular, Revenue Delegation Authority Order, Revenue Administrative Order, i-update mo at itatama mo dun sa specific question, specific section na kasi ang BIR commissioner ay nag-i-interpret daw ng law. Ni-interpret daw niya yung tax code. So para maintindihan natin yung specific section ng tax code, kailangan natin yung interpretation ng BIR commissioner. So kailangan nating i-update yung tax code natin. Magbibigay tayo ng 100 PDF copy sa first tawag nito. Siguro mag-i-spread nitong ating video and then yung iba is ibebenta natin. Kailangan ng mga taxpayer to because kailangan bawat taxpayer may tax code. Pwede naman nilang tingnan dito kaya lang napakahirap mag-research dito sa BIR website. Kahit ako nahihirapan ako, binabasa ko isa-isa. So yan yung challenge ko sa'yo, CJ. Paki-click mo lang yung favorite emoji mo doon sa ating messenger and then tuloy na tayo. Okay? So, kamusta mo? Kakausapin ko na lang later on ang nanay mong si Mau. So, with that, salamat sa iyo, CJ.